Sa simula ng pelikula, ipinakilala si Zoe Hall, isang senior high school student. Matapos ang kamakailang pagkamatay ng kanyang ina, si Zoe ay ganap ng sumuko sa buhay. Isang umaga, siya at ang kanyang ama na si Todd ay nasa isang hunting mission. Tinutukan niya ang isang deer, ngunit hindi kaagad ito namatay pagkatapos mabaril. Ang mag-ama ay may dalawang choice, ang maghintay at hayaan ang hayop na mamatay o patayin ito sa awa. Habang ipinapaliwanag ni Todd kung ano ang mas mahusay na pagpipilian, kinuha ni Zoe ang isang bato at hinampas ito sa ulo ng hayop. Nagulat si Todd sa kawalang simpatsya ni Zoe para sa hayop at alam niyang nagugat ang kakaibang pag-uugaling ito mula sa trauma na dulot ng pagkamatay ng kanyang ina. Habang kumakain ng almusal, naghallucinate si Zoe na nakikipag-usap sa kanyang ina gaya ng madalas niyang ginagawa. Alam niyang nagmumukha na siyang baliw, ngunit ang pakikipag-usap sa kanya ang tanging nagbibigay ginhawa sa buhay ni Zoe. Hindi nagtagal, dumating ang matalik niyang kaibigan na si Louis para sabay na silang pumunta sa paaralan. Habang nasa daan, ginulo sila ng isang sasakyan na puno ng mga pasaway mula sa kanilang paaralan, dahilan para tumirik ang kanilang sasakyan sa gilid ng kalsada. Habang naghihintay na mag-start ito, napansin ni Zoe ang isa sa kanyang mga kaklase na nagngangalang Chris na naglalagay ng isang bagay sa gitna ng sakahan. Sa tingin niya ay kakaiba ito, ngunit normal lang ito para sa isang taong tulad ni Chris na itinuturing na isang outcast. Ngayon ang senior prank day sa paaralan, kung saan ang mga senior ay nagbibigay ng mga nakakatawang prank sa mga guro na labis namang ikinakatakot ni na Zoe at Louis. Sa klase, ang guro ni Zoe na si Mrs. Jane ay napansin ang malaking pagbabago sa kanyang ugali matapos ang nakakalungkot na pagkamatay ng kanyang ina. Sinubukan siyang kausapin ng guro tungkol dito, ngunit kaagad na iniwasan ni Zoe ang paksa. Halatang galit si Zoe at nagmamadaling pumunta sa banyo. Kasabay nito, ilang malalaking pagsabog ang naganap sa buong lungsod. Ang mga pulis, paramedic, at mga bumbero ay busy na sinisikap na makontrol ang sitwasyon. Malinaw na sinadya ang mga pagsabog na ito. Nang pumasok si Zoe sa banyo, nakita niya ang bully na si Anna na itinatago ang isang bagay sa itaas ng kisame. Pagkaalis ng bully, tiningnan niya ito ngunit wala siyang nakita. Samantala sa cafeteria, isang van ang biglang pumasok sa glass door at nabangga ang isang lalaki. Ang lalaking nakita ni Zoe kaninang umaga na si Chris ay lumabas ng sasakyan at binaril ang sugatang lalaki. Meron siyang tatlong kasama, si Anna, ang babae mula sa banyo kanina at kapatid din ni Chris, ang school loser na si Kip, at ang pinuno ng gang na si Tristan. Nagtanim sila ng mga pampasabog sa buong bayan para abalahin ang mga pulis at naririto sila para barilin ang mga estudyante. Kaagad nilang pinatay ang ilang tao upang ipakita ang kanilang pagiging dominante at para manahimik ang iba. Lalabas na sana si Zoe sa banyo nang pumasok ang isa sa mga sugatang babae at humingi ng tulong sa kanya. Narealize niyang merong mali at maingat na lumabas para makinig sa pag-uusap ng mga shooter. Ang pinuno na si Tristan ay sinabihan ng mga estudyante na hostage na sila ngayon at kailangan nilang sumunod sa lahat ng kanyang utos. Nakita niya ang isang lalaki sa madla na madalas siyang binubuli sa pasilyo ng paaralan at agad na binaril ni Chris ang lalaki nang walang pahintulot mula sa pinuno. Bagamat gusto rin ito ni Tristan, sinabihan niya si Chris na maging mahinahon at gamitin lamang ang baril kapag pinahintulutan. Samantala, pumunta si Kip sa banyo para tingnan kung nasa labas na ang lahat. Naramdaman ito ni Zoe at mabilis na umakyat sa vent bago siya mahuli. Pagkatapos ay gumapang siya dito, umaasang makakarating sa kabilang exit. Samantala, inutos ni Tristan sa isang babae na ilabas ang kanyang telepono at tawagan ang taong mahal niya. Tinawagan ng babae ang kanyang ina, ipinaliwanag ang sitwasyon at sinabi sa kanyang mahal niya siya. Nangako ang ina na kaagad siyang tatawag ng pulis. Pagkatapos ng tawag, sinabihan ni Tristan ang lahat na naabisuhan na ang mga pulis, kaya wag na nilang subukang tawagan pa sila ngayon. Pinayagan niya pa silang tawagan ang kanilang mga magulang sa huling pagkakataon bago sila mamatay. Ginawa ng grupo ang utos at nagpadala ng nakakaiyak na paalam sa kanilang mga mahal sa buhay kung sakaling hindi sila makauwi ngayong araw. Nang nasa may kusina na si Zoe, nasira ang vent at bumagsak siya sa sahig. Inanyayahan ng ingay si Chris na hanapin ang intruder, ngunit lumabas ang kitchen lady upang iligtas ang nagtatagong si Zoe at tinanggap ang bala para sa kanya. Ikinagulat ito ni Zoe at naiwang nalilito, ngunit mabilis niyang inayos ang sarili. Samantala, tinawagan ni Tristan ang receptionist ng paaralan at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga namatay na estudyante. Hindi siya naniniwala sa kanya, ngunit kaagad niya itong ipinaalam sa security guard at principal.
Kasunod ng tawag, inutusan ni Tristan ang lahat ng mga hostage na i-livestream sa anumang platform na gusto nila ang kaganapan. Nais niyang magbigay ng pahayag at malaman ng buong mundo ang kanyang ginagawa. Nang magsimula ang stream, inutos niya sa lahat ng platform na makipag-cooperate dahil kapag tinake down nila ang stream, mas maraming tao ang mamamatay. Habang ipinapakilala niya ang kanyang sarili sa mundo, pumasok ang principal kasama ang security guard. Sa halip na matakot, pinapasok sila ni Tristan at tinanong kung alam ba nila kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Ibinunyag ng principal na 2 beses niyang ipinatawag si Tristan sa kanyang opisina noong nakaraang linggo dahil sa kanyang mga bagsak na marka at masamang pag-uugali. Ngunit ang shootout ay hindi lamang tungkol sa ilang meeting para kay Tristan. Mahusay siyang magsalita at may pinag-aralang tao na madalas na binubugbog at binubuli ng lipunan. Sinubukan siyang pakalmahin ng principal, ngunit binaril siya sa proseso at ang security guard naman ay hinayaan niyang makatakas. Nabunyag na si Lewis ang may pinakamaraming live viewers sa mga hostage, kaya ginawa siyang primary cameraman ni Tristan at dinala siya sa harapan. Samantala, pumunta si Zoe sa bawat classroom upang i-alerto sila sa nangyayaring sitwasyon. Habang itinataboy siya ng ilang guro, sa pag-aakalang isa lang itong prank, ang iba naman ay naniwala sa kanya. Dahil wala siyang maraming oras, pinaring ni Zoe ang fire alarm upang kusa nang lumabas ang lahat. Gayunpaman, si Anna, na nasa electrical room, ay pinatay ang bantay at isinara ang lahat ng switch. Pinahinto nito ang fire alarm at ang lahat ng lumabas ay bumalik na sa kanilang mga classroom. Inanunsyo ng receptionist mula sa mga speaker na naka-lockdown ang paaralan at inutos sa mga estudyante na huwag silang lalabas ng classroom. Kalaunan, dumating na ang unang batch ng mga pulis. Sa ngayon, nakuha na ng ilang channel ang balita at nais ni Tristan na i-broadcast nila ang live stream sa national television. Nang sa wakas ay narating na ni Zoe ang desk ng receptionist, isang bag ng mga explosive ang sumabog na ikinamatay ng lahat maliban sa kanya. Nag-hallucinate siya sa kanyang ina na nakikipag-usap sa kanya na sinasabi sa kanyang hindi totoo ang mga nangyayari. Hindi nagtagal, biglang nagpakita si Anna sa lugar kaya nagkunwaring patay si Zoe. Pagkatapos niyang lumayo, kinatok ni Zoe ang bawat classroom upang ipagpatuloy ang pag-aalerto sa mga tao. Gayunpaman, narinig siya ni Anna at hinanap ang ingay. Sinubukang tumakas ni Zoe ngunit nabaril ang kanyang binti sa proseso. Napunta ang 2 babae sa teacher's room na puno ng mga lobo na inayos ng mga estudyante bilang isang prank. Nagtago si Zoe sa loob ng silid at umatake ng malapit na si Anna. Matapos ang kaunting pakikibaka, nagawa niyang patayin si Anna. Samantala, nalaman ng pulisya ang tungkol sa background at address ng pamilya ni Tristan. Isang pulis ang pumunta sa kanyang tahanan at nakitang nakahandusay sa sofa ang kanyang ina. Mukhang ilang araw na siya doon at maliwanag na pinatay siya ni Tristan. Samantala sa paaralan, ginawang in charge ni Tristan si Chris at pagkatapos ay pumunta siya sa isang Spanish class. Inutusan siya ng magandang guru na huminto, ngunit bilang sagot, pinahubad niya ang kanyang pangitaas. Nag-aatubili siyang tumayo sa harap ng kamera habang pinapanood ng libu-libong tao sa live stream. Pagkatapos, narinig ni Todd ang balita tungkol sa pamamaril at nagmamadaling pumunta sa paaralan sakay ng kanyang truck. Sa ngayon, marami ng mga magulang, mga pulis, at mga reporter ang nagtipon sa labas. Nagsimulang marinig ni Chris ang mga boses sa kanyang ulo na siyang pangunahing dahilan kung bakit siya sumama kay Tristan sa misyon. Inutusan siya ng boses na paputukan ang mga pulis na nasa labas. Naakit ng ingay ang atensyon ni Tristan at bumalik siya sa cafeteria, kasama ang Spanish teacher at kanyang mga estudyante. Ilang sandali pa, nakasalubong ni Kip si Zoe at sinundan siya sa likod habang pinapaputukan siya. Napunta sila sa isang madulas na pasilyo kung saan inatake siya ni Zoe gamit ang fire extinguisher at pinatumba siya. Pagkatapos ay dinala niya si Kip sa auditorium at ipinosas siya sa isang upuan. Muling nagpakita ang kanyang ina at pinag-usapan kung paano siya pinipigilan ni Zoe na tuluyang mamatay dahil hindi niya ito mabitawan. Nang magising si Kip, nakita niya itong kinakausap ang sarili at agad na ipinagpalagay na katulad niya din ito. Tinanong ni Zoe kung bakit siya nasangkot sa pamamaril at dito nabunyag na hinubaran siya sa harap ng assembly noong middle school. Mula noon, lagi na siyang pinagtatawanan ng mga tao. Gayunpaman, kinumprunta siya ni Zoe sa pagpatay niya sa mga taong wala namang kinalaman sa pambubuli. Binanggit din ni Zoe na mas maraming tao na ang mag-uusap tungkol sa nangyari noon sa assembly kapag nalaman nilang sangkot siya sa pamamaril.
Tila nag-trigger ang komento sa kanyang trauma na nagpagising sa kanya mula sa lahat ng mga propaganda na ipinakain sa kanya ni Tristan. Lumabas si Zoe upang kunin ang baril ni Kip at nakasalubong si Mrs. Jane kasama ang kanyang mga estudyante sa labas. Nakita ng guro ang baril at ipinagpalagay na isa ring shooter si Zoe, ngunit mabilis niyang ipinaliwanag na hindi siya kabilang sa kanila. Tinulungan niya silang makatakas ngunit tumanggi siyang lumabas hanggat hindi niya natutulungan ang ibang mga estudyante. Sinamahan din siya ni Mrs. Jane bago sila pumunta sa library. Isang nailigtas na estudyante ang nagsabi kay Todd na tinulungan sila ng kanyang anak at nanatili siya sa paaralan para tulungan ang iba. Mabilis na nalaman ni Tristan na may tumutulong sa mga estudyanteng makatakas. Tinawagan niya ang numero ni Anna at hiniling na makausap ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Matapang na sinabi sa kanya ni Zoe na pinatay niya si Anna. Inutusan siya ni Tristan na pumunta sa cafeteria sa loob ng 5 minuto bago niya simulan ang pagpatay sa mga hostage. Para ipakita sa kanyang seryoso siya, binaril niya ang isang random na babae. Napanood ito ni Todd sa livestream, kaya agad niyang inilabas ang kanyang hunting rifle at nagpa siyang iligtas ang kanyang anak ng mag-isa. Sa loob, pinuntahan ni Zoe si Kip, na ngayon ay nalulunod na sa pagsisisi. Ginawa nitong mas madali para kay Zoe na kumbinsihin siyang magpalit ng panig. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang tiwala kay Kip at iniabot sa kanya ang baril bago siya pumunta sa cafeteria. Nagulat si Tristan nang makitang si Zoe ang nanggugulo sa kanya dahil naaalala niyang ilang beses niya itong nakita sa pasilyo. Kumpiyansa siyang tumayo sa harapan ni Tristan at hinamon siya sa isang laban. Sa sandaling yon, dumating si Kip sa likod upang protektahan siya. Natawa si Tristan dahil alam niya na sa simula pa lang ay hindi nakarapat-dapat si Kip na sumali sa kanila. Isang shootout ang naganap kung saan napatay ni Chris si Kip. Kinuha ni na Zoe at Louis ang pagkakataon para makatakas habang sinusundan sila ni Chris. Matapos tumakbo ng ilang sandali, ibinunyag ni Louis na nabaril siya. Dinala siya ni Zoe sa isang opisina at inihiga siya sa sofa bago siya hinalikan. Nangako siyang magkasama silang pupunta sa prom, tumakbo palabas, at sinubukang ilihis si Chris sa kanya. Napunta sila sa chemistry lab kung saan binuksan ni Zoe ang gas at nagdulot ng isang maliit na pagsabog. Naging sapat ang apoy upang makuha ang atensyon ni Todd, na ngayon ay nasa kakahuyan sa likod ng paaralan. Kalaunan, nahanap na ni Chris si Zoe at papatayin na sana siya, ngunit ilang segundo bago ito, pinatay siya ni Todd gamit ang sniper rifle. Pagkatapos nito ay nahanap siya ng mga pulis at inaresto, ngunit nakahinga siya ng maluwag nang mailigtas ang kanyang anak na babae. Tinawagan ni Tristan si Chris sa kanyang telepono ngunit sinagot ito ni Zoe. Ipinadala ni Zoe kay Tristan ang larawan ng bangkay ni Chris at tinanong siya kung ano ang tingin niya dito. Nakita ni Tristan na nabigo ang kanyang buong plano ngayong nag-iisa na lang siya. Bilang huling paraan, pumasok siya sa van at nag-trigger ng isang explosive. Sa tawag, sinabi ni Zoe na walang kwenta ang kanyang mga pinaghirapan. Gusto niyang patunayan ang isang punto sa mga tao, ngunit sa halip na si Tristan, si Zoe ang maaalala ng publiko. Na-realize ni Tristan na totoo ito at nawala na sa katinuan. Pumili siya ng isang lalaki mula sa mga hostage, dinala siya sa rooftop at iniwan ang iba. Bumalik si Zoe sa cafeteria, kung saan nakita niyang may 40 segundo na lang ang bomba. Pinatakbo niya palayo ang mga hostage at mabilis na dinala sa labas ang van. Sa kabutihang palad, ang mga sumunod na pagsabog ay hindi nakasakit ng sinuman. Pagkatapos ay bumalik siya sa pasilyo, kung saan inaresto siya ng isang SWAT officer. Sa sandaling yon, ang ina ni Zoe ay nagpaalam na sa kanya at umalis, ngayong sa wakas ay nakalaya na siya sa puso ni Zoe. Sa sumunod na eksena, nakaharap ng sheriff si Zoe at nakipagkamay sa kanya habang pinupuri ang kanyang katapangan. Ipinaalam niya kay Zoe na nasunog si Tristan sa nangyaring pagsabog. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap, pinuntahan niya ang kanyang naarestong ama na nakalagay sa isang police car. Sinabi ni Todd kay Zoe kung gaano siya ka-proud sa kanya. Dinala din si Louis sa isang ambulansya at wala na siya sa kritikal na estado. Ngunit pagkatapos, napansin ni Zoe ang isang kahinahinalang lalaki na naglalakad palabas ng paaralan. Kinuha niya ang rifle ng kanyang ama at sinundan ng lalaki sa may kakahuyan. Hinukay ng lalaki ang ilang pera sa gilid ng sapa. Itinutok ni Zoe ang rifle sa kanya at na-realize na si Tristan ito na malamang ay pineki ang kanyang kamatayan upang makatakas. Binaril niya si Tristan sa dibdib bago siya lumapit sa kanya. Kahit na may tama ng bala, hindi pa siya namatay tulad ng deer sa simula ng pelikula. Ngunit hindi tulad ng deer, hindi siya karapat-dapat sa kanyang awa,
kaya iniwan niya ito upang mamatay sa isang masakit na kamatayan, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.